Kriminalidad at droga ang mga unang pupuntiryahin ni Rodrigo Duterte sa kanyang pag-upo bilang Pangulo. At sa inaasahang paggamit niya ng kamay na bakal, binabantayan ang mga posible umanong paglabag sa karapatang pantao. Nakatutok si June Veneracion. I will be a dictator against all bad guys, evil persons, criminals, I repeat, drugs. It will be a harsh condition for you. Kamay na bakal, yan ang inaasahan ng ilan na gagamitin ang presumptive winner sa pagkapangulo na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa kriminalidad sa pag-upo niya bilang susunod na leader ng bansa. Mga drug lord at drug syndicate ang kabilang sa kanyang mga uunahin. I will do it even at the cost of my position as president, my life, or even if I lose honor. Tandaan ninyan, hindi ako mapapara hanggang hindi ko makuha ang gusto ko. I want this country freed of the tentacles of the drug, just like Mexico and Colombia. It will not happen during my watch. I can assure you, itaga ninyo yan kung saan bato na. Hindi mangyari yan. Talagang hindi ako payag. That is a solemn commitment. Sa laban na ito, magiging katuwang niya ang mga pulis at militar. Kaya kung umabot sa puntong may mga ipapatawag na opisyal para humarap sa isang hearing sa Senado o Kamara, hahadlangan daw ito ni Duterte. Do not shout at the military and the police officials or officers. I will not allow it. If you do that, tawagan ko, umalis ka dyan. At pag sinabi kang hulihin ka, i-contempt ka, then we will have a constitutional crisis there. Pero di lang isang referee sa laban. Ngayon pa lang, nakikita na ng Commission on Human Rights na baka tumaas ang mga reklamo ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Baka dumalas ang mga pagpito dahil marami pong sangay ang pamahalaan at baka yung panawagang kamay na bakal ay matanggap ng iba na parang carte blanche na pwedeng gawin ang anumang bagay. Sabi naman ng ilang security analyst, sa mga unang buwan ng pamumuno ni Duterte, posibleng dyan mangyari ang kaliwat-kanang operasyon laban sa mga kriminalidad. He did say that's going to be bloody, so most likely it may just be like that. Pero meron din namang nagsasabi na baka maghinay-hinay din si Duterte. Yung Duterte yung kilala natin na kilala sa paggamit ng pwersa, ay hindi na magiging Duterte bilang pinuno ng bansa natin. Dahil bilang pinuno ng bansa, maraming nagmamasid, hindi lamang mga civil society, kundi na rin buong mundo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.